Good morning! Magandang umaga po at magandang araw sa lahat ng ating mga ka-daily devotional. Ngayon po ay araw ng Martes. It's Tuesday, April 26, 2022. Apat na araw na lang, Mayo na. Kumusta po ang bawat isa sa inyo? Ito naman muli ang tinig na napakaagang gumigising sa inyo dahil mag-aaral naman tayo ng salita ng Diyos. Amen. Welcome po sa ating daily devotional. At live po tayo simultaneously sa Facebook saka sa YouTube. Ang ating Facebook page ay Jesus the Living Gospel. Huwag kalilimutan na i-follow at i-like at i-share na din sa inyong mga Facebook friends ang ating daily broadcast na ito. Also sa ating YouTube po, JLG Space TV. Huwag kalilimutan mag-subscribe. I-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na mga videos natin. At i-share ito sa inyong Facebook wall din para mas marami pong mararating itong ating program. Okay, so bago tayo manalangin, ay hinihingi ko po na sabayan niyo ako sa pag-share ng ating broadcast. Ayan, nandiyan ako sa aking Facebook ngayon. Meron po akong pinapadalhan na mga group chats, no? Para ma-bless din naman sila. Sabayan niyo po ako, mga minamahal. Ayan. Ayun na. Ayan, okay. Isa na lang. Ayan. Tapos babati lang ako sa inyo ng shalom. Ayan. Okay, sabay-sabay po tayo, ha? Mga minamahal. Okay. Na-share ko na po. Magandang-magandang ating pag-uusapan din ngayon ang pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Book of Psalm. At bago tayo dumako doon, ay samahan niyo muna ako sa ating panimulang panalangin. Let us pray. Our God in heaven, aming Ama, aming Diyos, lubos po ang aming pasasalamat dahil alam namin na patuloy niyo kaming pinalalakas, pinagtatagumpay sa buhay na ito. Salamat sa inyong pagpapala, salamat sa inyong pag-iingat sa amin, salamat sa lahat ng provision na ipinagkakalob mo sa amin. Maasa kami na ang umagang ito o ang araw na ito ay magsisilbing araw ng pagpapala para sa lahat na sumusubaybay sa aming programa. Ganun na rin po, kasama na rin ang aming mga mahal sa buhay ay makaranas po ng dakilang pagpapala sa umagang ito, sa araw na ito. Maraming maraming salamat at gamitin mo ang inyong lingkod na maipahayag ko po ng malinaw ang inyong mensahe, malinaw na maintindihan ng sino man sa amin. Thank you God, in Jesus' mighty name. Amen. And amen. Eh, meron po tayong 198 real-time viewers. Salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating programa, ang Daily Devotional. At pagpapatuloy natin ang pag-aaral ng Book of Psalms. At 150 chapters po yan. Pero nasa chapter 23 pa lang tayo. Bagamat 6 verses lang ang chapter 3, hindi natin pwedeng iwanan sandali at lipat natin sa 24. Sapagkat katulad ng aking laging sinasabi,
ang Psalm 23 sa aking pananaw, ang pinaka-popular na chapter sa Book of Psalms, sa 150 chapters. No? Bagamat 6 verses lang, malimit ito ay ginagamit sa mga panahong may mga pagkukulang, may mga pangangailangan. Malimit ginagamit din ito sa mga mga komital kapag may inililibing. Malimit ito din ang mga verses na binabasa. Napaka-popular po nito. At ang aking topic ngayon ay faith through the valley. Faith through the valley. At ito ay babasahin uli natin ang buong chapter 23. Let's read. Let's go. Ito po ang sabi. So, ang Psalm 23 na pinaka-popular na chapter sa Book of Psalms ay Psalm ni David, no? Psalm of David. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His namesake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely, your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So, binasa po natin ang buong chapter 23. Pero katulad kahapon, ang ating topic po kahapon ay nasa verse 4. Nag-focus po ako dun sa fear no evil. Diba? Naalala niyo po yung aking devotional kahapon. Actually po, mga minamahal, ang lahat ng devotional ay masusundan din po sa YouTube channel natin. Kung may mga namimiss po kayo, pati po sa ating Facebook page, pwede niyo hong balikan. Para pag sinasabi ko pong yung message ko kahapon, ganon, bagamat baka hindi kayo nakapag-monitor kahapon, pwede niyong balikan. Ang topic ko po kahapon ay fear no evil. So, pupunta ako doon sa word na faith through the valley. Yung even though I walk through the darkest valley. So, walk through the darkest valley. Yan po natin na lalagyan linaw ang ating susunod na 15 minuto. Praise God. Para maintindihan natin itong through the darkest valley, nais ko lang ibahagi ang isang karanasan. No? Maraming taon na ang lumipas. Hindi ko na nga malaman kung kailan yun. Basta 1990s. Maraming taon nang lumipas nang merong kamanggagawa, no? Binisita ko ang isang leader na malapit na sa katapusan ng kanyang buhay. Pinanatili niya ang kanyang pagiging positibo, bagamat sa kanyang kalooban, alam niya na meron siyang nararamdaman, meron siyang sakit na maaring sa panahong yun ay alam na rin niya na malapit na siyang pumanaw, no? Pero pinanatili niya ang kanyang pagiging positibo, ngunit ang kanyang sitwasyon ay hindi na maganda. Kinilala ng makaranasang
pinuno o pastor ito ng simbahan, ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy 4:6. 2 Timothy 4:6. Ating tignan po muna yon. Basahin at ituloy ko po ang pagpapaliwanag. Ang sabi po ni Pablo kay Timoteo, "For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near." Itong ating ika nga, mamahal na kapwa manggagawa, ay bumisita po sa aking pinagpapastoran din ng mga panahong yan. At matapos niya pong magsalita, magbahagi ng napakaikling mensahe sa lahat po ng mga mensaheng narinig ko sa isang napakalaking pagtitipon, ay ito ang pinakamaikli, sapagkat 15 minutos na lamang siya nangaral. At pagkatapos siyang mangaral, ay tinabihan niya ako sa bandang likod nung malaking selebrasyon na yon. At ang mga katagang sinabi niya ay pwede na akong umalis. Pwede na akong bumalik sa ating tahanan, sapagkat nakita ko, sabi niya, na kaya niyo nang ipagpatuloy ang gawain. So, yung mga salitang yon ay actually itong 2 Timothy 4:6 din yan, ano? Malapit na ang panahon ng aking paglisan. Nawalan siya ng lakas at sigla sa kanyang kabataan. Ngunit ang kanyang mga taon at karanasan ay nagdulot ng karunungan na naging dahilan kung bakit naging masarap ang pagsama sa kanya, masarap yung maging kabahagi siya ng kanyang journey, sapagkat napakalawak ang kanyang karunungan, napakalawak din ang kanyang karanasan na naging dahilan upang ang kapwalingkod na ito ay masarap kasama. At bilang kamanggagawa o bilang manggagawa niya, marami akong mga pakikipag-ugnay sa maikling panahon ng aming pagsasama bilang leader ko siya at bilang pastor niya ako o bilang servant niya ako. Maraming panahon ng pakikipag-ugnay sa batikang leader na ito. Karamihan ay nakinig ako sa mga karunungan, kaalaman, karanasan. At masaya na maging estudyante niya kahit sa paglilingkod. Kumbaga, ang inyong lingkod po ay Pastor Rene Alog ngayon, mainly because may mga tao na napakalawak ang karunungan at napakalawak ang karanasan na napakasarap kasama, sapagkat hindi niya ipinagkait, ituro ang malawak niyang karanasan. Sa isang pakikipag-usap nga, ang aming talakayan ay lumipat. Hindi nakakagulat na lumipat ang aming usapan nung sinabi niyang malapit na nga siyang pumanaw, ano, sa dito mismo sa particular chapter 23 ng Book of Psalms. Ang pagtutok namin
sa talata 14, yung verse 4, kanina, na binasa natin. Tinanong niya ako dito sa verse 4. Alam mo ba kung ano ang pinakamahalagang salita sa tekstong ito? Habang pinag-uusapan ang departure, habang pinag-uusapan ang Psalm 20:23, ay binigyan diin ng ministrong ito ang verse 4. At natanong niya ako ng mga salitang, ng mga tanong na, alam mo ba kung ano ang pinakamahalagang salita sa tekstong ito? Ang sabi ko naman, sabihin niyo po sa akin, ano yun? Sapagkat kung kausap mo ang mga taong marunong, hindi ka dapat nagmamarunong talaga. Dahil baka masagot ko ng diretso yon, pero pag ipinaliwanag niya, napakalayo pala yung aking unawa. Kaya ang sabi ko ay sabihin niyo na po sa akin kung ano ang pinakamahalagang teksto o salita, the most important word sa text ng Psalm 23 verse 4. Basahin huli natin po ha. At salang po natin ang tekstong ito. Even though I walk through the valley, the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. So mahirap naman sagutin kung ano yung pinakamahalagang salita diyan sa verse 4 na yan. Even though I walk through the darkest valley, pwede lahat yun eh. Kasi ang tanong niya, ano yung pinakamahalagang isang salita sa tekstong ito? At kaya, dahil sobrang dami naman ng mga salita na ginamit sa verse 4, ang aking tugon ay sabihin niyo na po sa akin, ano po yun? Ang sagot po niya ay yung salitang through. Yung even though I walk through, the word through, the darkest valley. Bakit kaya yun ang sa kanya ang pinakamahalagang salita dito sa tekstong ito? Ipinaliwanag po niya ang ibig sabihin ng bakit ang word na through ang pinakamahalaga. Hindi sinasabi, sabi po niya, pinaliwanag po niya, hindi sinasabi na pupunta tayo sa lambak, sa valley. Ngunit, dumaan tayo sa lambak. So, hindi yung sinabing pupunta tayo sa darkest valley, kundi tayo ay dadaan sa darkest valley. Ang Panginoon, ang ating pastol, ay umaakay sa atin sa lambak. Dinadala niya tayo sa kabilang panig kung saan tayo manahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. So magkaiba po yung pumunta doon sa dumaan. No? Pumunta sa dumaan. So, ang pagkakasabi po ng particular verse na ito, tayo ay dadaan talaga, whether we like it or not. Kasi yung pumunta, pwede hindi ka pumunta or pwedeng pumunta ka. Pero yung dadaan ka, wala kang choice. Kasi yun lang at yun lang ang dadaanan mo. Mula sa panig na ito, papunta sa kabilang ibayo, ay dadaan ka. Wala kang choice, wala kang mapipiling dadaanan. So lahat ang ibig sabihin pala nito na tayo ay whether we like it or not, gaano man kaayos ang buhay natin, gaano man tayo kabait, kabuting tao, ay siguradong sigurado na tayo ay dadaan sa ating darkest valley. Amen. Isang maganda
nakakaaliw na pastoral na salita. Alam ng ating nabuhay na magmuling Panginoon ang daan sa lambak ng anino ng kamatayan, at dahil kasama natin siya, hindi tayo dapat matakot. Ibig sabihin, kahit na dadaan tayo sa pinakamadilim na lambak, darkest valley, ay hindi dapat tayo matakot, dahil ang ating Panginoong Jesus ay dumaan na siya doon, at sa ating pagdaan naman, ang pangako niya ay sasamahan tayo. Diba? I will fear no evil, for you are with me. Napakahirap pong dumaan sa isang sitwasyon na hindi mo alam na kung sinasamahan ka ng Diyos o hindi. Napakahirap pong dumaan sa isang napakadilim na daanan kung ikaw ay nag-iisa at wala kang kasama. Pero ang pangako po dito sa pinag-aaralan natin, na kahit tayo ay dumaan, kasi tiyak pong dadaan tayo, wala pong exempted. Lahat po tayo ay siguradong dadaan. Ang kasiguruhan naman ay ang pangakong sasamahan tayo ng ating pastol. Amen? Hindi tayo nag-iisa, hindi tayo natatakot na dumadaan. Alam niyo ho, may mga, nung bata ho tayo, may mga pinupuntahan tayong takot tayo. Diba? May mga dinadaanan tayong takot tayo. Pero pag may kasama tayo, dadaan pa rin tayo. Pero iba na yung pakiramdam mo pag may kasama ka. Diba? Nung araw, pag dadaan ako sa sementeryo, sa this oras ng gabi, may pinuntahan o may ginagawa, dadaan ka dun sa sementeryo, eh mapapabilis ang uwi mo. Kasi nga, mag-isa ka, so doon sa simula ng sementeryo hanggang sa dulo, eh bubuelo ka ng takbo. Mapapabilis nga ang pagkaka-uwi mo. So nandyan din ang asong hahabol sa'yo, nandyan yung takot sa kalooban mo. Pero the same cementerio na dadaanan, nung bata po yan ha, the same cementerio yung dadaanan, kapag may kasama kang maglalakad, hindi mo kailangan tumakbo. Kasi may kasama kang naglalakad. Diba? So the same place na dadaanan, pero iba na ang pakiramdam mo sapagkat may kasama ka. Ganun po yun. Pag mag-isa tayong dumadaan sa mga nakakatakot na sitwasyon, eh talaga matatakot tayo. Pero sa nakakatakot na sitwasyon, kasama natin ang Diyos na dumadaan. I will fear no evil, for you are with me. Yan po ang pangako ng Panginoon. So, tanggapin ito, maniwala kay Jesucristo, ang ating pastol. Siya ang umaakay sa atin sa madilim na lambak, sa darkest valley natin. May kamay na nakahawak sa atin, na nagbibigay ng kasiguruhan na hindi dapat tayo matakot sapagkat siya ang pumapawi sa ating mga takot. Amen? Purihin ang kanyang pangalan. Praise God. So, samahan niyo po ako sa ating prayer declaration ngayon. Sabihin po natin, thank you, good shepherd, for leading us through the valley all the way home. Amen. One more time, say, thank you, good shepherd, for leading us through the valley all the way home. Amen and amen. Let us pray. God in heaven, maraming salamat sa isa naman pong
pag-aaral na nagpapalakas sa aming kalooban na bagamat napakarami pong unpredictable na mga sitwasyon, pero ikaw mismo ang nagsabi sa amin na may mga pagdadaanan kami, hindi yung may mga pupuntahan kami, kundi may mga pagdadaanan kami. Pero gaano man kadilim ang mga lambak naming dadaanan, kami naman ay nakakasiguro na lagi kang nandyan para samahan kami. Salamat sa assurance, salamat sa pagmamahal at katapatan mo sa amin, at nawa manatili ang katotohanan na yan sa mga puso namin, di namin makalimutan ito. Sa pangalan mo, Jesus, amen and amen. Purihin ang ating Diyos na buhay. So, diyan po nagtatapos ang ating devotional. Bukas po ay magbabalik ako sa gantong oras. Baka hindi sa gantong setting kasi ang inyong lingkod ay dadalaw sa mga gawain ngayon, going to Pangasinan. Hindi pa namin nadalaw ang Umingan, Pangasinan, yung ating church diyan sa Umingan. Yung church natin sa Urdaneta City. Dadaanan din natin ang Tobor, diyan po sa Malasiki, Pangasinan. At magtatapos ang aming journey for today diyan sa Posorubio, Pangasinan. So, meron pong apat na bisita iglesia na aming gagawin for today. So, doon na kami magpapalipas ng gabi kung saan kami abutan, at continue ang aming journey sa bandang La Union naman bukas. So, salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po ang inyong kasama, Pastor Rene Alog. God bless us all and Shalom.